Nabuo tayo ng diocese ang pagmamahalan. Dalawang tao na nangako sa isa't isa na sila'y magsasama sa walang hanggan. Bubuo ng isang pamilya na magkakaisa upang maging isang tunay na may ligaya. Pinangarap na magkaroon ng mga anak, kaya nga sabik si itay sa tuwing si inay mga anak. Hindi mapaliwanag na kagalahan sa tuwing tayo nila ay minamasdan. Napupuyat sa tuwing tayo ay umiiyak, ngunit sa puso nila ay laging may galak. Minamasdan pagdating na tayo ay nahihimbing dahil nakakapawi daw ng pagod ang ating mga damit. Pinangarap nilang tayo lumaki ng may respeto. Pagmamahal at higit sa lahat ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya nga hinihikayat nila tayong manalangin upang maunawaan natin ito ng Diyos. Sinisikap nila ang mga pangarap natin ay maabot, kaya nga kahit anong hirap, pinipili nilang hindi malungkot. Bakas sa kanila ang pagkapagod, ngunit sa puso nila ay laging malungkot. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit ba lagi nila tayong pinapagalitan. Kaya nga minsan mas pinipili mong puntahan ng iyong mga kaibigan kaysa sa sarili mong magulang. May mga salitang nabibitawan kung kaya't hindi natin alam na sila ay palihim na nasasaktan. Nagsusungit, nagdadabog at hindi paggalang, ilang lang yan kung bakit ang layo mo na sa iyong magulang. Iniisip natin hindi tayo mahal kasi ang KG nila, kaya hindi tayo pinagbibigyan. Iniisip natin ang hagpit nila, pero para rin naman sa ating kapanganan. Nais ko sana itong iyong maunawaan. Iwan ka man ng lahat, ngunit ang iyong magulang hindi ka iiwanan. Saktan ka man ng lahat, ngunit para sa kanya, ikaw pa rin ang number one. Ipagtatanggol ka pa rin sa kahit anong laban. Mahal ka nila, kaya huwag mo na silang pag-isipan. Lahat ng sinasabi nila ay hindi iyon para ikaw masaktan, kundi ikaw ay para mapunta sa kabutihan. Magtiwala ka lang at manindigan na hindi ka nila iiwanan. Isang pamilya. Hello!